From BBP to PBB, I am here already. Maraming salamat Kumunizen sa lahat ng suporta, pagmamahal, at andyan pa din kayo, especially to all pageant fans. Now that I am here, I am expecting for you guys to support me. Please send as much as virtual gifts, as much as you can for here in this Kumu, because this is part of our challenge. I know na marami sa inyong nagtatanong kung bakit nga ba nandito si Samantha Bernardo? May gusto pa ba siyang patunayan? May magusto pa ba akong gawin? Actually, tinanong ko din yun sa sarili ko. Tinanong ko din na during the time that I am alone, importante pa ba na mapakita ko yung ibang side ng Samantha Bernardo? If I can achieve Malaria Free Philippines through this platform and create more awareness to a lot of people, then I know I have served my purpose. Siguro hindi pa natin malalaman sa takdang panahon kung bakit ang daming nangyari, kung bakit lagi akong runner-up. Sabi ko nga, I'm always second best. And hindi ko rin alam kung bakit ako nandito sa Pinoy Big Brother. Pero I know deep down in my heart that this is a calling and this is an opportunity for me para ipakita sa inyong lahat na totoong tao ako, totoong tao kaming lahat na nandito. So please help me for my first ever task and send again as much as virtual gifts. In my Kumu, you will know and you will know me better, and I am creating personal health, growth, and success contents. And I hope that I can bring light to other people. Alam ko ngayon sa pandemya, ang dami nating pinagdadaanan, ang daming nahihirapan. Tanggalin na natin sa puso natin ang kirot, paghihirap. Kaya naman, mag-send lang tayo ng padalak by sending virtual gifts and pagmamahal sa lahat ng mga housemates. Siguro, I am not the best here in Kumu. I just started during this PBB season, but I promise to continue communicating my contents, and sana nagustuhan niyo yung mga ginawa ko for you guys, especially nung quarantine. And marami sa atin nagtatanong, ano nga ba yung life's purpose natin? Ano nga ba yung dahilan kung bakit nagiging beauty queen ng isang tao? I have already discussed this in my Kumu, pero let me share again. I will share a story. This is a story of a woman and a child. Yung magulang, babae, and syempre yung anak is mahirap lang sila. Now, ang dami nilang pinagdadaanan sa buhay, ang dami nilang kirot na pinagdadaanan, pero may nakitang bato itong bata. And yung batang yun, sabi niya, "Nay, nay, may nakita akong bato." Sabi nung nanay, "Dalhin mo yan doon sa pagawaan ng relo. Tanungin mo kung magkano kung isasangla mo." Bumalik isang araw yung bata, sabi niya, "Nay, nay," excited siya. "Grabe, grabe, meron pala to. Pwede na tayong makakain sa pang-araw-araw. Bibigyan niya ako ng 500 pesos. Sa isang araw makakatawid na tayo, ibibenta ko na to." Sabi nung nanay, "Wag, wag. Iano mo muna, itago mo muna, anak. Kasi importante yan." Sumunod na araw, nahihirapan na sila. Iniisip nung bata, bakit nga ba hindi binibenta nung nanay? Eh, hirap na sila at gutom na sila. Sabi naman nung nanay, "Nay, anak, try mo doon ibenta, doon sa market, doon sa may, sa mall, para doon sa mas mahal, baka naman po pwede pa." So yung bata, sabi niya, "Iordinary yung bato lang naman to eh. Nakita ko lang to sa kalye, bakit naman may bibili nito?" Sabi naman nung anak, "O sige na nga." Nagulat yung bata, tumatakbo siya ng masaya, "Nay, grabe, 5,000 pala yung value nito." Sabi naman nung bata, "Bakit hindi pa natin ibenta ngayon na? Grabe, times 100 pa yung pwede palang dahilan nito at makakaahon na tayo, pwede na itong pangpuhunan sa negosyo or kung saan man." Sabi naman nung nanay, "Huwag muna na, hayaan mo muna. Bigyan muna natin ng panahon." And then one day, sabi nung nanay,
anak, dalhin mo yan doon sa gem store. Diyan sa tapat lang doon pagawaan ng relo. Ang sabi naman nung anak, sige nga, baka mas malaki pa. At nagulat siya na ang value pala nito is 5 million pesos. Tumakbo ang anak sa nanay at sinabi niya na, Nay, bakit hindi mo binibenta ngayon na 5 million na yung value nito? And sabi nung nanay, kasi na yung bato na yan parang ikaw. Minsan hindi mo pa malalaman ang halaga ng buhay mo o hindi mo pa matatagpuan ang taong para sa'yo or ang mga bagay na para sa'yo. Pero sabi nga ni Big Brother, sa takdang panahon, malalaman mo. And pag nasa tamang panahon ka at nasa tamang mga tao na kapaligid sa'yo at sa tamang oras, ibibigay ng Diyos ang para sa'yo at makikita nila ang halaga at value ng buhay mo. That story, sinishare ko sa inyong lahat because I feel like each one of us here sa mundo ngayon nahihirapan and baka naghahanap kayo ng rason para mabuhay. And I hope that this story inspires you, just like inspired me, to be motivated and to inspire more people to spread love, happiness, and light in this world. Ang dami na nating pinagdaanan, sabi ko nga, Pilipinas ngayon pa ba tayo susuko? And now that I am here, it's an opportunity for me to show the real you, to show the real me outside the glitz of the glamour of pageantry. Nakita nyo na, ayan, wala akong masyadong makeup, paos, sa dami ng challenges ni Kuya, sa dami ng pagsubok ng buhay, pero hindi pa rin sumusuko. Lumalaban pa rin para sa sarili, para sa pangarap, para sa pamilya, at para sa mga taong sumusuporta. To be honest, hindi ko alam kung bakit nandito ako sa Celebrity Edition, but I thank all the pageant fans and sa lahat ng sambayan ng Pilipino na sana naging proud kayo sa akin to represent the Philippines. Kahit I know na hindi siya para sa akin. And sa takdang panahon, malalaman ko kung ano ang para sa akin. Okay, baka magiging pang MMK na to instead of PBB. Anyway, moving on. Maraming salamat sa inyong lahat. Again, this is my story and it's my time to show the real me. So sana, kung ano man ang ginagawa ko dito sa Pinoy Big Brother, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay, kay Mama, kay Kuya Jam, Scott, and Aaron, I love you so much. And to all Bernardo family, please send love and light and virtual gifts. Magbe-birthday na ako sa November 10. And this is just the part of the task, but yun na yung birthday gift niya sa akin. To be here, it's gonna be a wonderful experience. Maraming salamat again and keep supporting me by following the instructions in this video and sending virtual gifts as much as you can. I know that whatever happens, may purpose ang lahat, but to end this video, wala na po akong gustong patunayan, gustong pasalamatan because I know that God is paving the way for me to be here. And sana kung ano man yung nakikita niyong Samantha Bernardo sa stage is ganun pa din nakikita niyo na Samantha Bernardo inside the PBB house. Yung taong mapagmahal, makajos, palaban, baklaman, babae o lalaki, kahit sino man, hindi importante ang kasarian. Basta totoo at may pagmamalaki sa buong mundo kung sino siya at kayang-kaya niya. Maraming salamat sa inyong lahat. And again, this is Samantha Bernardo from BBP to PBB, your bread queener from Palawan. Please support me to this journey and huwag niyong kalimutan na suportahan ako para manalo ako for this ever task na send as much as virtual gifts as you can. Pa-birthday gift niyo na sa akin yun. Again, maraming salamat po and mabuhay kayong lahat. Maraming salamat, Pilipinas, and I hope I made you all proud. God bless everyone and keep safe. Love you!